Today, susubukan natin mag-survive sa pinakamalamig na hotel room sa buong mundo. Sa madaling salita, mag-overnight ako dito sa loob ng freezer. Pero bago muna natin gawin yon, kailangan ko muna magdamit kasi mamamatay ako dito. Disclaimer guys, huwag nyo gagawin to sa bahay, mga kids, or any other age. Ako po ay isang professional na bona. Chupapi mo niya nyo. Time is 6 o'clock. Mag-overnight lang ako dito. 6 in the morning, alis na rin ako. Tingnan natin kung makasurvive tayo. I hope. Ang lamig! Siyempre dito sa hotel room na to, meron ako dito. Kama, unan, blanket, sapatos, lamesa, inumin, ihian. Sa mga nakamiss nito, dun sa 24 hours sa bubong. Yelong yelo? Ano to? Orange juice? Ihian. On the first few minutes, trinay ko libangin yung sarili ko. Nagbuga-buga ng usok. Angas. Oh, astig. Para akong bata. Nakipagsuntukan pa ako sa ere. But obviously, hindi sapat yon, kaya tumawag ako ng reinforcement. Pinapasok ko yung mga kaibigan ko na mag-check sa akin every 30 minutes. Ano boy, gano'n kayo katagal dito? Ko alam pre, basta pag nag-enjoy ako pre, dito muna ako hanggang mamaya. In a scale of 1 to 10, gano'n ka lamig dito sa loob? Malamig pre, pero sanay ako sa lamig eh. Pre, kahit nga mag-ubad pa ako dito pre. Alala ko ba talaga boy? Gagi, seryoso ka ba? Oh my god, ganyan ka na lang pre? Oo, okay lang. Ikaw, ayaw mo. Hindi ko gagawin yun. Nandito kami ngayon sa freezer. And ito, nakahubad. Chupapi mo yan yun. Nainita na ako. Tayo ko sa ako. Taga saan ka ba pre? Taga Kalokan. Nakagawa pa nga kami na sayaw sa loob ng freezer. Nagkadal pa kaming tatlo para hindi kami malamigan. Sarap makipagkadal pre pag ganito kalamig. Kadal weather. Sawa na ako sa Pilipinas. Dito na lang ako sa Amerika. Gagi ang lamig. Iiwan na ako sa mga tropa ko. Umabot sila 1 hour dito na wala masyadong balot. And just like that, mag-isa na lang ulit ako. More alone time. It's been 2 hours. Lumalamig na talaga. Saktong-sakto. Naihi na ako. Gusto ko malaman kung titigas yung ihi ko. Gamitin natin to guys, pang ihi. Alam niyo na, dating gawin. Oh my god, ang lamig. Tingnan natin kung manibigas ang ihi ko. Kung ikaw hindi ka tumigas, kinabukasan, iyak ako. Hindi ko titigas eh. Now that I'm all alone, mas naging mahirap yung pagstay sa loob ng freezer. Sobrang lamig. Sobrang lamig na guys. 2 hours pa lang yun ha. 2 hours. Kailangan kalmado lang ako. It's 8:21. Malamig pa rin. Tatry ko matulog. Di pa naman ako nagugutom. Siguro mamaya pagkagising ko. Depende kung pumatok sila o hindi. Pero yun, try ko matulog. Hindi ko rin sure kung paano ako nakatulog. Pero nakatulog naman ako. Mag na 9:50 na. Check namin si Spark kung buhay pa ba siya dito sa loob na to. Uy, gagi pre, tulog si Spark. Gagi, ano na lang nangyari sa kanya? Jayen? Guys, tulog si Spark, guys. As you can see, tulog na tulog ako, like a freaking baby. And to be honest, ang lonely ko tingnan. I mean, tingnan mo naman yung mukhang yan. Parang kaka-break lang sa jowa kahit wala naman. Kaya nagpa-DM ako sa Instagram ng mga subscriber na gustong sumama sa loob ng freezer. Seryoso ka ba na gusto mo pumunta dito? Yes po! Walang magagalit? Wala po! Magdala ka ng maraming pang malamig. Maraming pang patong. Bago sila dumating, trinay ko muna mag-experiment at magpa-deliver ng pizza sa loob ng freezer. And ito yung nilagay kong address. Pagkatapos ko mag-order, trinay ko mag-practice kung paano maging TikToker. At syempre, trinay ko, kamusta yung nanay ko kaya tinawagan ko siya. Hindi niya alam kung nasaan ako ngayon eh. Nasa freezer ako ngayon! Bakit nandiyan ka? Bakit ka nandiyan? Nag-overnight ako dito sa freezer! Eh, bakit mo ginagawa yan? Nakakagkasa hindi! Alis na ako! Okay, bye-bye! Delivery! Wow, pizza? Yan ba yung pizza? Pasok kayo, kain tayo! It's my pleasure dito sa aking bahay. Pizza! Ang lala kasi nakarating dito sa loob yung pizza, kinakain ko sa loob ng freezer. Chad, baka naman! Oy! Squirt!
Nahi ulit ako, guys. Tawagin na akong weirdo, guys. Gusto ko talagang tumigas ng ihi na to. Gusto ko makita ng matigas na ihi. Alam ko hindi lang ako nag-iisa. After namin maubos yung pizza, dumating na rin yung mga subscribers na sasama sa akin sa loob. Time check, 11 na. May dumating na dalawang subscriber ni Spark. Si Alondo at si Franz. Good luck, good luck. Sa pagpasok sa freezer, nakita ko naman na fully prepared si Alondra. Pero, si Franz, nilalamigan na agad si Franz eh. Parang kasi pretty niya mo lang. Matutito niya din. Gagol lamig. Ngayon, parang nasa ibang bansa na tayo kasi napakalamig, di ba? Winter, winter. Sa bang bansa gusto mo makamunta? It's so fun. Go, geek, malamig dun, no? Sana mag-enjoy kayo dito. Kasama niyo ako. Dito na akong beaks, tsaka katingko. Katingko sa mata challenge. 2 hours later, mas naging intense yung situation dahil sa paglamig lalo ng freezer. Yung dating pangiting-ngiti, ngayon, naging mas seryoso. Buti na lang may kumatok para magpagaan ng loob namin. Delivery to. Pagkabukas ng pinto, sinalubong kami ng masasarap na pagkain galing sa may-ari ng freezer na to. Diba? So sweet! So lang magpasalamat sa Paris mo na located dito sa Amon Rizal. Binigyan kami ng sobrang daming pagkain. Thank you po sa inyo. Punta kayo dito. Kahit kayo dito. Masarap, promise. Deo! Pagkatapos namin enjoy yung pagkain, nagbawas muna kami dalawa ni Franz at naghanda na kami sa aming pagtulog. At least kahit yun man lang yung inakala ko, pero hindi eh. Meron silang balak na masama. Pre, si Spark kasi madaling araw na. Gusto nang matulog. Ngayon, papahirapan ko, pre. Challenge! Para meron akong challenge sa'yo. Tingnan mo. Matutulog na, pre! Bawal yan. Bawal yun. Diba naka-boxer ka, pre? Nakapatiwarik ka na agad. Nakadikit ka katawan mo dito. Ganito dapat. Papakita, pre, ha? Papakita niya na yan. Hindi mo na kaya. For 30 seconds, healing. Gagi, alam mo kung ano oras na? Gagi, 3 o'clock na ng umaga. Kita mo yung tubig na yung friend. Tinikpan mo lang. Oh! Oh. Reaction mo. Parang madamis na miss. Basic! May challenge din ako eh. Push up ka dito, nakaubad. Ay, Gagi, 4. 5, 7. Uy, Gagi, 8. Alamig. Uy, Gagi. 3. Yung nagagawa, lalabas na ako. Ngayon na tapos na ako pagtripan, dito na talaga nagsisimula yung seryosong tulog. Pero naalala nyo ba ang dami naming nakain na pagkain? Kaya bigla ako nakaramdam ng sakit ng tiyan. Natatay na talaga ako. Hindi ko lang ayaw. Hindi ko lang ayaw. Lalabas ka na? Lalabas na talaga. Wag! Depre, di ko lang ayaw. Wag! Gagin! Uy! Bye-bye! Hello! Oh my God, ang sarap ng tae ko, pre. Legit. Nakatapos ko lang tumay, sobrang sarap. Pero yung dalawa nandun pa din. Sasamahan ko pa rin sila, pero may challenge si Kurt. Naisip ko na pagdating ng 4 o'clock, exactly na 2 hours before ma-end yung challenge, kukunin na namin yung mga phones and hindi na pwedeng buksan yung freezer para ma-maintain lang dun yung lamig. Matira matibay talaga ako sino ang mag-i-stay hanggang matapos yung challenge. Pumunta sila dito willingly na hindi nag-iisip ng kapalit. Maganda naman na rewardan natin sila kahit alam nilang parang competition. Panalo pa rin tayo lahat. Pagpatak ng 4, binigay na namin yung cellphones namin and then pinagpatuloy na namin yung challenge hanggang sa matapos namin ito. Hindi ko alam kung ano oras na ngayon, pero hindi pa rin kami nakakatulog. Andito pa rin silang dalawa. Mahirap talaga makatulog eh, kasi ang lamig. Feel ko magsisix naman na. Anong pakiram daw? Kaya pa. Kaya pa? Ikaw, Franz, para kayo muna kaya eh. Kaya pa, Franz. Lumabas ka na kasi, Franz. Ayun yun, pinto. Parang buhay lang. Minsan sinusubukan ng tadhana na darating sa puntong gusto mo nang lumabas sa pinto. Susuko ka na. Pero hindi kasi ganun kabilis yun. Minsan, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at manalangin sa taas. Huwag kang susuko. Yun lang yung kailangan mo gawin. Huwag ka lang susuko. At sigurado ako, sa huli, ikaw ang magwawagi. The morning. Three. Woo! Gagi, pre. Alas 6 na, pre.
Pre, we made it, pre. Gagi, pre, lumig sobra. Bago talaga, wala natin tal. Okay naman, crazy. Uy, ay, ano ba yung sabi mo? Wala ka ba, speechless siya, pre. Grabe, man. Okay guys, it's 6 a.m. which means natapos natin yung challenge. Napag-survive tayo sa pinakamalamig na hotel room sa buong mundo. Hindi ako iniwan na itong dalawang subscribers ko, kaya bibigyan ko sila ng 1,000. Pero bago natin i-endong video na to, gusto ko na sabihin na we are trying to hit 1 million subscribers before 2022 ends. Kung na-appreciate niyo yung effort namin and yung mga videos na ginagawa namin para sa inyo, all I ask from you guys is to subscribe to this channel. 1 million this year, kundi mapatutukoy yung mukha ko sa mukha niya. Yung ihi hindi na nigas.